Alam niyo ba, may bagong item sa Mobile Legends. Tingnan natin kung paano nga ba ito gumagana. Kaya, let's go! Una sa listahan natin ay ang Malefic Gun. Ang item na ito ay para sa mga physical damage hero. Meron nitong plus 45 physical attack, plus 25 attack speed, plus 15% life steal. Ang unit ng passive item na ito ay ang Malefic Energy na nag-i-increase ng basic attack range mo sa kalaban ng 15% for 3 seconds ha? At meron itong cooldown. Here's the before and after. Ito ba yung wala tayong item mga lords? So kapag in-equip na natin, at kapag nag-skill kayo, lalabas itong icon na ito sa baba at mapapansin nyo lumawak yung attack range ninyo. At hindi lang yon, nakakapagbigay din ito ng 10% movement speed for 1 second. Kaya maganda ito gamitin sa mga laban, bagay ito sa mga marksman, para hindi na kayo palagi mauuna during class. Ang kukulit nyo kasi. Bagay ito sa mga hero katulad nila, Intel, Melissa, Claude, at lalong-lalo na kay Leslie, Layla, at Hanagi. Dahil wala silang dash pantakas during team fight. Maganda ito para mapalayo pa lalo yung attack range nyo. Alright! Skypiercer, ang isa pa sa maangas na bagong items dahil sa adaptive attack nito. Meaning, pwede ito sa physical or magic damage. Maganda naman ito gamitin lalo sa mga assassin or core na masakit ang basic attack dahil nakakapag-stack ito kapag napatay mo yung mga kalaban. At pwede mong stack up to 10 times nilalabas na additional damage para walang palag yung mga kalaban sa inyo. Alright! Here's the before and after. First blood. Ang downside lang nito mga lords, kapag napatay ka ng kalaban, bababa ng 30% ang current stock mo. So kapag napatay ka ng madami, back to zero ka ulit. Bagay naman ang item na ito para kay Saber, Helcurt, Natalia, Alucard, at para sa mga magic damage na hero tulad nila Joy, Karina, Amon. Wishing Lantern, ang huling bagong item sa Mobile Legends. Ito ay para sa mga magic damage hero. Nakakapagbigay ito ng 70% magic power at plus 10% cooldown reduction. At kada nagdedeal ka ng 800 magic damage sa kalaban, magkakaroon ka pa ng extra damage. Here's the before and after mga lords. This is what I call an... Pansin nyo yung extra damage. Take note, kung late game at auto-spam ka ng skill, lagi kang may extra damage na total 10% ng HP ng kalaban para matunaw mo agad sila. Alright! At hindi lang yun, gagana ito sa lahat ng kalaban at the same time. Here's the demo mga lords. Grabe ang angas niya, alright! Bagay ito sa mga hero na may continuous damage, katulad ni na, Zaz, Gord, Change, Kimi, at sama na din natin si Lexana at si Eudora. And comment down below kung sino pa sa tingin nyo ang babagay sa item na ito. Opopop, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago kong video. Alright! Next naman natin ay ang Winter Crown. Bagong lumang item ito. Sana all may bago, no? Ang item na ito ay kilala bilang Winter Truncheon. Meron itong plus 45 adaptive attack, plus 400 HP, plus 5% CD reduction. Kung ikukumpara natin ito dati, nawala lang ang physical defense ito. Pero nagkaroon naman siya ng cooldown reduction. Kaya not bad na din, alright. So guys, sana nagustuhan nyo itong video nito and don't forget to like and share. Kita-kita lang ulit sa next video. Happy gaming! Fearless!